Hindi ko pala away ang anak ko. Anong hindi? Lagi niya akong inaaway. Hindi totoo yan! Hindi naman ako masama tulad ng iniisip mo. Mabait ako sa mga taong hindi ako kinakalaban. Siya pa rin ba yung batang dinala mo kay mama noon? Oo, ampun ko lang si Aryana. Lola, tama lang siguro to. Mas mabuti nang malaman ni Aryana na si Victor nga ang ama niya. Mami? Kapatid ko po sa ama si Megan. Daddy ko po yung daddy niya. Ayokong makilala mo ang tunay mong ama. Dahil ayokong maranasan mo yung sakit na naranasan ko sa kanila. Paano yan, Prinsesa Neptuna? Nasira na naman ang tiwala sa iyo ng mahal na Reyna Yasmin. Kahit nawala ng tiwala niya, may pinaghahawakan pa rin ako, Tikya. Ang awa at pagmamahal sa akin ng aking ina. Awa? Alam niyo kahit papano, papanatag ako. Dahil malakas ang loob ng anak ko. Tama yun, Prinsesa Neptuna. Naniniwala ako dyan. Ang anak mo ay matapang. Palaban! 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 Pero mahal na prinsesa, sinisiguro ko po na mananatiling tagalupa yung pagdating ng panahon. Kahit may buntot na siya, mahirap yun. Prinsesa Neptuna, alam mo, magiging napakasakit sa kanya. Oras na mawalay siya sa kanyang ina at sa mundong kinagisnan niya. Ako ang ina niya. Ako. At ito ang mundo niya. Tandaan niyo yan! Tanggap ka ng daddy mo, lalo yata magiging malabo na maging tayo. Mayaman na nga yung pumuporma sa'yo eh. Mayaman ka rin pala. Kayo na yung mas bagay. Pero sigurado ako, Aryana, kahit mas bagay kayo, mas mahal naman kita. Marlon? Nak, parang lalim yata ng iniisip ko nga. Baka naman, hindi ka na nakakapag-aral mabuti at si Aryana lang laging nasa utak mo. Pero mali po yung nasabi ko kanina, ma. Mali yung naipayo ko sa kanya. Ano yung sabihin, anak? Sa drama club. Sali tayo! Ano yun? Ang sabi ko, may audition. Sali tayo. Bakit parang kanina ka patulala dyan? Eh, hindi naman ako interesado dyan. Ikaw na lang kung gusto mo. Ano ka ba? Open on all levels to, no? Tsaka may exhibition play daw sa lahat ng level. Tara na, sumali ka na. Kailangan mong bumongga dito para matalbogan mo rin si Megan. Bibit. Hindi naman ako nakikipag-compete eh. Tsaka, di ba, iwas gulo na ako. Tayo. Okay. Ito na. Tutulong. Bis na tayo. Ayoko malit sa tryouts eh. Ano ba yan? Lahat na lang gusto salihan. Gusto rin yata makuha yung award sa Best in Extracurricular Activities. Nasa swimming team na nga. Gusto pa rin sumali sa pep squad para sa intrams. Papapansin na naman kay Hubert. Bakit po naman nasabi nagpapapansin si Megan kay Hubert? Sino ba naman hindi nakakakrush kay Hubert? Ay, naku, ayan ka na naman. Huwag na nga pansinin niyo si Megan. Tsaka, hindi naman bawal yung sumali sa iba't ibang clubs, di ba? Ikaw, ayaw mo ba mag-try out sa pep squad? Bebet, ayoko na. Tsaka, away na naman yung kay Megan, no? Hindi rin ako pang cheerleader. Ano man naman yan? Para kang zombie cheerleader. Kaya ayoko nga.
Tsaka, iwas gulo na rin. Alam mo, kinakarel mo talaga yung Miss Friendship Award mo, no? Ay, nako. Kung nasan si Megan, ayaw mo. Tapos, kahit sa recitation, nahayaan mo siya. Tara na tayo ng tryouts. Ha? Bakit? Basta. Teka. Announcement of our newest member, ladies and gentlemen, the only freshman who qualified for the pep squad, Megan Mendez. Congratulations! Aryana, alam mo yung Megan na yan, masyado talagang papansin yan eh. Ibet naman ah. Gusto ko nga magkaayos na kami ng kapatid. Kapatid? Diba, syempre, bilang nandito tayo sa St. John, dapat ang turingan natin sa isa't isa ay magkakapatid. Kung pwede nga sana, maging mag-best friend na kami ni Megan eh. Ay, hindi naman yata pwede yan. Ako best friend mo eh. Alam mo ba, ikaw lang natanggap na freshman? Okay lang, nakapasok ka naman ng training team eh. But still... Megan, congrats. Asan na si Megan? Coach! Coach! Nandito na ako. Magbibis lang ako. Megan, ilang beses ka na nalilate sa mga trainings natin. Sorry, coach, sa to, I promise. Kasali ka na nga sa swimming team, sumali ka pa sa pep squad. Hanggang indoors na naman to, coach, eh. After this, pwede na ako mag-concentrate sa swimming. Pero may swimming competition din sa intrams. Kaya ko to, coach. Megan, you can't serve two masters at the same time. Mawawalan ka ng focus. Hindi, coach. Kaya ko pagsabay na swimming at pep squad. Kaya ko maging top sa klase. Kaya ko mag-excel sa lahat. Wait lang, coach. Magbibis lang ako. Thank you. Nandiyan ang sundo mo? Ayan o. Okay. Marunong ka pala makipag-usap sa ibang tao. Akala ko kasi si Aryana lang kilala mo. Buti naman okay na kayo ni Aryana. Concern? May crush ka ba kay Aryana? Ayoko lang may nakikita mga babae nag-aaway. Nakaka-bibi eh. Bad vibes talaga yung Aryana yun. Saka nakaka-turn up sa babae yung mga nakikipag-aaway. Ma'am, huli ko lang po yung gamit nyo. Sige, see you tomorrow. Thank you ulit. OMG! What's that? He picked up your bag? What a gentleman! Tapos nag-usap pa kayo? Ano pinag-usapan nyo? Wala. Masaya lang siyang... Hindi na kami nag-aaway ni Aryana. Oh, so concerned siya sa'yo? Concerned siya kay Kali. Feeling ko, Hubert is kinda maawain. Tapos, naaawa lang siya kay Kali. Yes, poor Kali. Sige na girls, I have to go. Bye! 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 See you! Uwi na ako. Ikaw. May pupuntahan pa ako eh. Saan? Sasamahan ko yung mami ko. Susunduin niya daw ako. Hintayin ko na siya para makahilo ako. Huwag na. Nag-text siya. Sabi niya malilate daw siya. Sige, una na ako ha. Bye-bye. Bye-bye. Hello, Marlon. Game na? Game? Eh, nasan ka na ba? Nasa likod mo. Asan na yung taxi? Ayun. Sige na, itin ka. Halika. Tara. Ngayon nung, sindag po natin yung coaching yun. Aryana, ano pa talaga yung plano natin? Gusto ko lang malaman kung saan sila nakatira. O tapos?
Ewan ko, bahala na. Eh, wala naman pala tayong plano eh. Umuwi na lang kaya tayo. Marlon, di ba ikaw itong nagbigay sa akin na idea kung anong gagawin natin? Eh, bakit ngayon parang ikaw pa itong kumukontra? Eh, naisip ko lang kasi baka hinahanap ka na ng mama mo. Tapos ako na naman yung pagalitan yun. Oh, please hold on. Ma, ako nakakausap sa chief engineer. I'll handle this. Kilala kita, Victor. Masyado kang maawain sa mga tauhan. Ma, trust me. Kaya ko to. Dito ko na lang. Sige. Papunta na ako dyan, ha? Okay. Marlon, bata pa tayo. Alam mo na kung gaano ako kasabik makita yung daddy ko. Alam ko, pero mali talaga yung ginagawa natin eh. Bakit, Marlon? Anong mali? Mali ba na makita ko yung daddy ko? Mali ba na malaman ko kung saan siya nakatira? Kung ano yung buhay niya ngayon? O tapos, anong gagawin natin? Kakatok ka sa pintuan nila? Sasabihin mo, anak niyo ako, maniwala ka sa akin. Ganun? Ate, hindi rin sumasagot sa akin eh. Sige, subukan pang tawagan. Sige, sige. Saka yung batang yun, ba't iba siya mauwi? Marlon, hindi mo kasi alam kung gaano kasakit yung hindi ka kinilala ng daddy mo eh. Yung nakikita mo siya pero hindi mo siya mayakap. Yung araw-araw nakikita mo yung kapatid mo pero hindi mo masabi sa kanya kapatid mo siya. Si Megan lang yung magiging kapatid mo. Di bali na lang. Kahit ano pa yung ugali ng kapatid ko, kapatid ko pa rin siya eh. Kaya kailangan ko tanggapin. Kaya kaibiganin ko siya, malay mo. Balang araw, di ba, maging okay din kami. Di ko alam. Basta ang gusto ko lang, makita ko yung daddy ko. Hindi ko naman hinihiling na tanggapin niya agad ako eh. Gusto ko lang makilala niya ako bilang isang anak niya. Aryana, kung gusto mo siyang kausapin, bakit sa bahay pa nila? Andun si Megan. Di ba mas gulo yun? Eh, saan ko siya kakausapin? Tanong tayo, Minister. Excuse me po, nandito po ba si Mr. Mendez? Mr. Mendez? Opo, yung daddy po ni Megan. May appointment ba kayo? Wala po eh. Kung wala kayo appointment, di kayo pwede pumasok. Ay, ganun po. Sige, hintayin na lang po namin. Salamat po. Hintayin na rin? Uy, sigurado naman ako dadaan yung dito. Yaya, nakapasok ako sa Pep Squad. Ay, ang saya mo. Mommy! Hello. So, anong Pep Squad to? Ako lang ang nakapasok na first year sa Pep Squad. At yung coach ng Pep Squad, impressed na impressed sa akin. That's great, Iha. Congratulations. Thank you, Mommy. Pero, kakayanin mo ba? Baka magkasakit ka. Don't worry, Mommy. Magaling ako sa multitasking. I can handle this. Grabe. Ang yaman ng daddy mo. Ang yaman mo. Marlon, wala ako dito para sa yaman. Nandito ako para sabihin sa kanya kung sino ako sa buhay niya. Na-practice ko na ako ano sasabihin ko eh. Sample nga. Sige, sige. Kunwari, ikaw yung si Sir Victor, ha? Si Aryana, binibigyan ka ba ng problema? Si Kali? As far as I'm concerned, she doesn't exist.
Pero mommy, ako, I will be the pride of St. John. The pride of St. John and my pride. And daddy's pride, of course. Yes, he needs to hear this great news. Alam mo, puntahan natin siya sa opisina. Let's surprise him and then we can celebrate. Tamang-tama nandiyan yung lola mo. Yeah, that's great! Sige, napit mo, napit mo. Yan. Mr. Mendez. Hoy! Luminya ka naman! Ano sasabihin ko? Sabihin mo! Anong ginagawa mo dito? Sige. Please. Ulit. Mr. Mendez. Anong ginagawa mo dito? Teka. Parang mas okay ko, Sir Victor, no? Sige. Nandali lang, ah. Sir Victor. Alam ko po itinanggi ni Mami na anak niyo po ako. Pero ang totoo po niyan, anak niyo po talaga ako. Ayaw lang po sabihin sa inyo ni Mami kasi natatakot po siya masaktan ako. Natatakot po siya na baka hindi niyo po ako tanggapin. Pero ang mas masakit po niyon, Sir Victor. Yung nandyan po kayo, nandito lang po ako. Hindi niyo po alam na nandito lang ako, Daddy. Nakairi daw ako eh. Galing mo palang, Marty. Pwede ka maging artista. Talaga? Teka lang, CR lang ako ah. Sige. Saka yung mga... Mama! Oo, papunta na kami dyan sa opisina. Wala rito si Victor. Nasa Yacht Club. May mga ka-meeting siya ron. Sige, susunod na lang kami doon. We have to celebrate. Oh, bakit? Nakapasok si Megan sa Pep Squad. That's great. Sige, susunod na lang ako doon. We should go out and celebrate. Oh, sige, we'll see you there. Bye. Oo, si Sir Victor dumating ng meeting para pag-usapan ng mga plano sa dock area, tsaka mga renovation. Kuya Guard, saan po yung dock area? Dito yung sa Yacht Club. Dumaan ka rito, tapos tumawid ka ng kabilang kalsada. Katapat lang ng building na to. Sige, salamat po. Saan si Aryana? Wala nga si Marlon. Dapat nga kanina pa yung umuwi eh. Magkasama kaya sila? Hindi ko alam. Tinatawagan ko kanina. Hindi sumasagot. Anak? Sandali. Bakit hindi kayo sabay umuwi ng kuya mo, ha? Sabi niya po may pupuntahan pa daw po siya eh. Kay Aryana ba? Hindi ko po alam. Itong batang to talaga. Kuya, nakita mo ba yung babae kong kasama kanina? Kanina pa siya lumabas eh. Marlon, anak, nasan ka ba? Bakit di ka pa umuwi? Ma, kasi ano po eh? Sandali. Nasan si Aryana? Kasama mo ba? Opo, ma. Kasama ko po si Aryana. Uy, nasan siya? Akin na. Gusto makausap ng mami niya. Wala po eh. Ano? Akala ko ba sabi mo? Sandali. Hello, Marlon. Nasan ba kayo ng anak ko? Baka nasa dagat na naman kayo, ha? Nasan si Aryana?
Si Victor nasaan? Ah, nandun pa po sila eh, pero malapit na rin po silang matapos. Okay, we'll wait here. Well, I want to see the details by next week. Alright? Thank you. Aryana? Good afternoon po, Sir Victor. Pwede ko po ba kayong makausap? Kahit sandali lang po. Halika. Pinapunta ka ba dito ni Ophelia? Meron ba siyang gustong pasabi sa akin? Hindi po alam ni Mami na nandito po ako ngayon. Tsaka ayaw niya rin pong makita ko kayo kaya makausap. Yeah, just leave them on my desk. Yeah! Congratulations! Thank you, Lola. Stella. Mama. Your dad is just meeting some people at the dock. So, let's just wait for him. Sandali na lang yun. Alam ko na po yung lahat. Anong ibig mo sabihin? Ayaw po sabihin sa inyo ni Mommy kasi po, natatakot daw po siyang masaktan ako. Katulad nung nangyari sa kanya. Oh, Stella, by the way, nakausap ko na ang Fair Place Manning Agency at nag-request na ako sa kanila ng 100 ABS-CBN para dun sa mga bagong barko natin. Pero hindi ko po maipilit yung sarili kung hindi ko kayo makita. Gusto ko lang po kayo mayakap. Daddy. Lang po kayo mayakap, Daddy. Ngayong Lunes. Bakit mo tinatawag na Daddy ang daddy ko? Megan, dahil anak niya rin ako. Napakasinungaling mo talaga! Umalis ka na! Now! Sana nga wala na lang ako, Daddy. Kung kayo rin naman ang magiging ako. Kahit bitter sa daddy niya. Kung sakaling dumating yung araw, nakilala niya ako bilang anak niya. Pangako ba? O naman yung magtatakwit sa kanya. Life goes on for Aryana. Mas magiging matatag ako, Mom. Hindi ako magpapa-apekto sa kanila. Nga, munting sirena, I see. Aryana Mendez! Ang ating prinsipe, I see! Yung Lord Francisco! So, papalabas na po yung plane namin. Ako po yung bida. Ang galing naman ang anak ko! Wala nang takas sa destiny! Mommy! Aryana! Aryana!